Hi mga kapudtays! Andito tayo ngayon sa Four Seasons Buffet and Hot Pot. Dito yan sa may Araneta Center dito sa Cubao. And tingnan muna natin kung magkano per head. And ayan, at 888 ang per head ng bawat tao rito. So ayan, pasok tayo and kailangan daw lalagyan tayo ng belt na yon para hindi ka pa ulit-ulit. Ayan, napakaraming choices. Agad ang bubungad sa'yo para sa hot pot. Ayan, and ikot tayo dito. Ayan yung mga gulay na ilalagay mo sa sinigang. So, dito tayo at ayan, may mga salad din sila. Ngayon, pili tayo ng pansinigang. Kasi ang gusto ko lang naman talagang pagsamahin sa sinigang is salmon belly at saka sugpo at saka yung head ng salmon. And lagyan din natin ng clams. So, yan lang na yung gusto kong isigang ngayong araw na ito. So, napakaraming mga hipon at saka mga belly. Nasa iyo na lang kung ilan at gaano kadami yung ilulutuin mo. So, syempre, no leftovers. So, kailangan, yun lang kaya mo yung lulutuin mo para wala kang maraming sobra. So, ayan, at talagang napakarami ko na rin nakuha. Ayan. Sugpo at saka salmon belly at saka clams. Ayan, lagyan natin na rin ang mga ingredients. Ihahalo ko na dun sa mga clams para isang buhos ko na lang dun sa pat mamaya. Lagyan natin sibuyas, nilagyan ko rin yan ng patis, nilagyan ko ng dahon ng sibuyas, and nilagyan din natin ng paminta, and nilagyan na rin natin ng tamarind powder. Ayan, may isang kutsara lang na ganyan para hindi masyadong maasim. And ayan, dinagdagan pa natin ng kaunting patis at saka nilagyan din natin ng luya para mawala yung lansa niya. So ayan, dito naman tayo sa mga vegetable na kailangan natin sa sinigang. Ayan, nilagyan ko na siya ng kangkong at para mas masarap, di ba, syempre ang sinigang magmay sili. Ayan, lagyan natin ng kangkong at saka kamote na dahon. So dito naman tayo sa kabila, maglagay din tayo ng labanos at saka ng sitaw. Tapos, nakakalimutan ako maglagay ng sili. Ayan, lagyan din natin ng kalamansi. Lagyan din natin ng kamatis at saka ng labanos. Ayan. So, eto na yung table na aking pinaganon. Ayan, ang una ko nang nilagay dyan ay pang hot pot. So, meron siyang noodles, saka meron siyang beef na mga slices. Eto na yung sa sinigang ko. Nilagay ko na yung mga ingredients. Ayan, na pinagsama-sama ko na lahat dyan. Pasunahin natin syempre yung mga gulay para maluto na kaagad. Kasi yung mga belly naman at saka yung hipon, mabilis lang naman lutuin yan. So, panghuli na natin yung kangkong. Dahil yun naman gulay na madaling lutuin. So, ayan, kaya ano lang tayo kasi syempre kailangan maluto yan bago tayo kumain. Ayan, nakita nyo naman, umuusok na at kumukulo-kulo na. Ayan, yung buong kabuuan ng Four Seasons Hot Pot, talagang malaki yung area na yan. So, eto naman yung mga dessert na talagang napakadami din. Hindi mo malalaman kung ano talaga yung gusto mo. And kuha tayo ng mga sushi. Kasi napakaraming sushi na pamimilian mo dito. Ayan, oh. So, kumbaga, talagang nasa iyo na lang kung ano, ilan lang yung kaya mo talaga. And kumuha na rin ako ng mga tempura kasi mas masarap din yung kanilang mga tempura dito. Ayan, magbigay na tayo ng kalamansi, lagyan natin ng wasabi at saka yung kikuman. So, ayan. Tapos, meron pa rin dito mga pagkain na talagang hindi mo alam kung kakain ka pa ba yan o hindi na. Kasi, parang sobrang dami na talaga. At ito, meron silang mga roast beef, roasted chicken, and lechon. So, hingi tayo ng lechon and roast beef. Yun lang yung hiningi ko dyan. Kasi ayoko rin namang magpakakain ng sobrang daming ano, dahil baka ma-high blood tayo. So, ayan yung mga sauces nung mga in-order ko katulad ng roast beef. Tapos yung para sa lechon baboy. Ayan, magkaiba sila ng sauce. So, dito naman, ikot tayo dito. Tingnan natin kung anong pagkain. Talaga namang napakadami. Hindi mo nga alam kung talagang makakain mo ba lahat yan. Actually, yung iba dyan, parang hindi ko na talaga rin kinain. Kasi yun na lang na sa tingin ko ay gusto ko, yun na lang yung mga kinain ko. Yung iba, tinagtitingnan ko na lang para
at least yung mata ko eh nabusog sa dami ng pagkain. So ako kasi hindi ko talaga kayang ubusin lahat yung mga pagkain o kayang tikman. Kaya ayan, kuha na tayo ng mga juice. Ang kinuha ko dyan ay yung pipino na juice na talaga namang malaging masarap sa akin yun. Tapos lagyan natin ng ice para medyo suabe pag ininom na natin yan. Ayan. Ito na tayo sa mesa ko. Balik tayo dito. Ito na yung sinigang na umukulo na talaga. Tsaka palagay ko yung sabaw nung ano, kumulo. Eh napunta dun sa ano. Napunta doon sa hot pot ko na may noodles. Baka umasim na rin yun. Ha? Ayan. Nalagay tayo ng ano, para sa hot pot na yan. Tikman natin kung ano ang magiging lasa niyan. Kasi baka hindi yung ibang lasa. Nako. Mukhang maasim na ano eh, nag-asim yung lasa niya. Ayan, pray muna tayo lagi para lagi tayong blessed. And ayan, kainin natin yung mga sushi na talaga namang masarap. At yung roast beef, tikman na rin natin. Ayan, nako, talaga namang approve na approve ito dahil napaka sarap ng kanilang mga ano, at malalambot yung kanilang roast beef. Ayan, tikman na natin ngayon yung sinigang. So, ayan o, nakita nyo yung sugpo na nilagay ko dyan. Alaga namang kulong-kulo na, and talagang napakasarap palagay ko. Ayan, naglagay ako ng hipon, tapos yung head ng salmon, na talaga namang, nako, matatanggal ang pagod mo dito. Dahil makakatikim ka na naman ng maasim na sinigang. Ayan, lagyan natin ng kangkong. At para masarap ang ating sinigang. Nakakita nyo naman kung kumukulo pa talaga o. Oh. Ayan, nilagyan na rin natin ng sabaw para matikman natin yung sarap ng sinigang na ako mismo yung nagluto at gumawa dito. Ayan, tikman naman natin yung tempura na talaga namang masarap din. Ito na yung sinigang, tikman na natin. Grabe, sobrang sarap. Sobrang sarap ng pagkakalagay ko ng asim niya. Hindi siya masyadong maasim. Tamang-tama lang. Ayan, oh, nakita niyo yung salmon. Talaga namang napaka sarap. Ako kasi hindi ako mahilig sa maasim na sinigang. Gusto ko yung tamang-tama lang. And ayan, tikman natin yung kanilang kare-kare na talagang ipinagmamalaki din siguro nila ito. Dahil parang sobrang lambot eh. Ayan, oh, titikman ko ha. Ayan. Grabe. Sobrang lambot nung kanilang beef. At ito rin kanilang juice na talaga namang napakasarap din. Four season naman yung kinaininom ko dyan. And ito guys, magde-dessert na tayo. Talagang napakaraming choices pa rin. Hindi mo talaga maintindihan kung ano talaga yung pipiliin mo. Kaya ayan, namili na lang ako yung mga gusto ko talaga. Kaya kumuha ako ng churros, then syempre lagyan natin ng chocolate sa ibabaw. Kasi yun talaga yung partner nun. And kuha din tayo dito ng mga kakanin na ayan na talaga ng mga napakaraming choices talaga dito. So mamimili ka na lang. Ayan, kumuha din ako nyan yung parang maka, hindi ko alam kung macarons to o ano. Parang bake na matamis. Kaya ayan, kain tayo ng mga dessert. So ito, try mo natin tikman yung churros nila. Masarap din. At saka ayan, ang kanilang baked macarons na yan. Ayun, at saka yung kanilang mga kakanin talaga namang napakasasarap. And talagang mabubusog ka. Sulit na sulit dito yung iyong 888. Yan, napakaraming prutas din. Ayan, natikman ninyo. Meron pang pakwan. Meron pang oranges. Meron pang melon. So, talaga naman na sulit na sulit yung binayad mo dito. So, kumbaga, hindi ka magsisisi na kumain ka dito sa Four Seasons.